Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa atin pong pagsisimula ng buong isang linggo, matapos ang kapistahan o pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, tayong lahat ay muling ibinabalik sa ating estado ng buhay bilang mga binyagan, ang maging disipulo at maging alagad ng ating Panginoong Jesus. At sa ganyang diwa, bilang mga disipulo at mga alagad, una nating gagawin ay ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay na may karamdaman, be it physical, emotional, psychological, or spiritual. Hihingi natin sa pamamagitan ni Padre Pio na sila'y magkaroon ng katahimikan at paggaling sa kanilang karamdaman. Ganon din po ating ipinagdarasal at ating ipinapanalangin ang lahat ng ating mga kababayan. Lalo na po yung mga deboto ni Padre Pio na taga-Amerika, taga-Europa, at dyan po sa Thailand, Malaysia, Japan, Korea. Sa darating pong February 21 hanggang 24, magkakaroon ng devotion promotion sa Thailand, Bangkok, Thailand. Kaya ating inaanyayahan ng ating mga overseas Filipino devotees ni Padre Pio sa Thailand na magtipon-tipon para maging bahagi ng pagpapalaganap ng devotion na ito. Ganon din kung mayroong mga interesado sa inyo na sumama bilang deboto ni Padre Pio sa gawaing ito, kayo po ay aming inaanyayahan. Sa kanyang diwa, atin pong simulan ang ating pagdiriwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kalabisan at pagkukulang na siyang nagdala sa atin sa kasalanan. Ihingi natin ito ng patawad sa Diyos at pagsisihang hindi na muli itong babalikan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalabang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, nagkaisa ang lahat ng angka ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseyo nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Siyon na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon, ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap." Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo ay ipinakita iyong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking panili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malalim na ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan. Nagminding ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga.
paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag maglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katulad po ng aking mga paunang salita kanina bago tayo magsimula ng banal na misa, bilang mga binyagan tayo po ay tinatawag hindi lamang maging disipulo, kundi maging apostoles ni Kristo. Sa simple pong pagpapaliwanag, pag sinabing disipulo, tayo ay tinatawag para maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus. And the best way to be friend or to become friend of Jesus ay yung pagdarasal. And no doubt, tayong naririto ngayon, at sigurado din po yung mga sumusubaybay sa atin, ay nagdadasal naman. And no doubt din na hindi natin mamahalin ang ganitong gawain, ang pagsamba, ang pag-attend ng banal na misa, kung wala tayong relasyon sa Kanya. Right? Hindi natin maa-appreciate ang ginagawa nating ito kung hindi natin siya mahal, kung wala tayong relationship. Sasabihin natin, aksaya lang yan ang panahon, marami pa akong gagawin. Sayang ang kikitain sa negosyo. But because of our relationship, because we are friends of Jesus, pinagtutuunan natin ng pansin at minamahalaga ang bagay na ito. Dahil kung tunay tayong kaibigan ng ating Panginoong Jesus, our faith, our worship matters. Yun nga lang, ang marami sa atin dito na tumitigil. Ay, okay na ako kasi I am at peace with my God. Pero kulang po yan. Hindi ganap ang ating pagiging binyagan kapag hindi tayo humahantong doon sa ikalawang aspeto ng pagiging binyagan. At yan ay pagiging apostoles. Ano yung ibig sabihin ng pagiging apostoles? Lahat tayo bilang binyagan ay sinusugo din para mangaral ng turo at aral ng ating Panginoong Jesus. At dito tayo mahina. Aminin natin o hindi, dito tayo mahina. Dito tayo talo ng mga born again Christian at yung iba pang mga Christian denomination. Sila kaya nilang tumayo sa bus, kaya nilang mangaral sa mga kanto-kanto. Kasi because of their conviction that is part of their mission to preach the gospel of Christ. Pero tayo mga Katoliko, kita ninyo, pag tinutulig sa tayo, ano ang sagot natin? Ay basta, ako'y saradong Katoliko. Ay hindi na ako magbabago, ito na ang minana ko sa aking mga ninuno. Saradong Katoliko nga. Kasi hindi naintindihan na ang pananampalataya. No? Walang masama sa pagiging saradong Katoliko. Ang aking basa doon sa sagot natin yon kapag ka tayo tinutulig sa, number one, baka pwedeng hindi natin maidepensa ang ating pananampalataya sapagkat hindi natin alam. Di tayo nag-aaral ng ating pananampalataya. Or on the other hand, sinasabi nating sarado Katoliko tayo kasi naniniwala tayo
na hindi naman pwedeng maloko yung mga founders of our faith. At sino ba yan? Ang ating Panginoong Jesus, ang mga apostoles na hindi kayang linlangin ng kasinungalingan sapagkat ang nasa kanila ay katotohanan. And along that line, ang ating mabuting balita ay nagpapaalala sa atin ng dalawang bagay. Una, bilang mga apostoles, dapat alam natin ang ating pananampalataya. At bilang mga apostoles, dapat huwag tayong mabubugnot at huwag tayong magiging kimi kung kinakailangan na tayo ay magtanggol sa ating pananampalataya. Kung minsan kasi kaya ayaw nating makipag-argue, hindi lamang sapagkat kulang ang alam natin, kundi sapagkat madali tayong mapikon. Kaya ang ginagawa natin, ina-atake natin sila personally. Pag hindi natin kaya makapag-argue, kung ano-ano ang ating sinasabi para sila'y tumigil. But no, the best offense is truth. Ngayong umagang ito, narinig natin na pinararatangan ng ating Panginoong Jesus ng mga kasinungalingan. Pero ano ang kanyang itinugon para maidepensa ang daladala niyang katotohanan? Walang iba kundi truth. Walang kayang bumali ng katotohanan at hindi tayo dapat mag-alala sa kasinungalingan dahil over time, lalabas at lalabas yan. Sabi nga, ano ba yung sabi ng isang post? Truth is the greatest vindicator, parang ganun, of something. Ang katotohanan daw ang parang siyang pinakamabisang pamamaraan ng pagpapahayag ng katotohanan. At totoo yan. Kaya nga, bilang sinugo, huwag tayong mamemersonal kapag kinakailangang i-defend natin ang ating pananampalataya. May dalawang bagay na iniaata sa atin ngayong umagang ito bilang kaibigan ng ating Panginoong Jesus at tagasunod niya. Una, alamin ang katotohanan ng ating pananampalataya. The Catechism of the Catholic Church is there to teach us about our faith. Every Sunday nangangaral ang simbahan tungkol sa katotohanan ng ating pananampalataya. Make sure that we understand our faith. Number two, huwag tayong matakot na tuligsain dahil sa ating pananampalataya. Ang katotohanan is the ultimate truth teller. Hindi man natin masagot ang kanilang mga tanong sa atin dahil kulang ang ating kaalaman, time will tell. Time will vindicate us. Dahil kailanman hindi mapapasubalian ang katotohanan. At ang kasinungalingan, kailanman ay hindi kayang gapiin ang katotohanan. Kaya nga, bilang inaatasan ng simbahan na mangaral, sikapin natin na hindi lamang maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Kung kinakailangan, huwag tayong matakot, idepensa ang ating pananampalataya. Dahil bahagi ng gawain natin yan bilang Katoliko. For the longest time, we have always been accused of worshiping images. Tayo daw ay idolaters, nasamba sa mga diyos-diyosan. Alam niyo bang sinagot ng simbahan niyan 16th century pa? Dinistinguish niya yung tinatawag na dulia and hyperdulia. Yan. Mga terms yan na itinuturo ng ating katesismo na dapat malaman natin. Dinidistinguish ng ating pananampalataya yung pagkakaiba ng pagsamba natin sa Diyos, that is dulia, at yung pagrespeto natin at pagtulad sa mga santo at sa mahal na birhen, that is hyperdulia. At kung hindi natin alam yan,
katotohanan yan, di nga natin kayang madepensa ang ating pananampalataya. Kaya pagka tayo nalapitan ng ibang Christian denomination at pinararatangan tayo ng hindi katotohanan, madali tayong maakit, madali tayong maniwala, babasahan lang tayo ng banal na kasulatan, maniniwala na kaagad tayo. Pero alam nyo ba na pwedeng gamitin ang banal na kasulatan according to their own means? Pwede lang iselect ang scriptural passage para suportahan ang maling pagkaunawa sa banal na kasulatan at para suportahan ang kanilang agenda. Pero kung ikaw ay isang binyagan na may kaugnayan at may relasyon sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, at alam ang pananampalataya, ang isasagot nandiyan natin ay walang iba kundi katotohanan. At ngayon tayo ay inaanyayahang gawin at isabuhay ang pananagutang yan bilang mga binyagan. Huwag kayong matakot magsabi ng katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Dahil pagdating ng tayo naman ang magsusulit ng ating buhay sa ating Panginoon, diyan din tayo papasyahan. Ano ang ginawa natin para ipagtanggol si Jesus na katotohanan at ang buhay? Ano ang ginawa natin para ipagtanggol ang inang simbahan na nagtuturo sa atin para maging kaibigan ang ating Panginoong Jesus? Nawa sa pagharap natin sa Panginoon habang lumalapit tayo sa panahong yan, kaya nating tumingin sa Kanya at sabihing tunay tayong naging kaibigan niya at tunay tayong naging tagasunod niya. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Kapuri-puri ka, Diyos, umalumig ka sa salimutan sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana,
sa kaitasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan na iyong espiritu gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin.
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga tupa
Anak kong ibuwis ang lahat ng sakin alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa'king piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasa. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakin alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petro Olcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa
para sa pagsusulat na inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid na ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan o FW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, bukas po, araw ng Martes, ay 23 ng buwan ng araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 4, mga kapiyo, sa pahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa, ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghahandog ng tulong para sa katuparan nito. Pakipag-ugnay lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. 5, para po sa pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang kompradiya ni Santo Padre Pio ay pupunta ng Thailand ngayong February 20 hanggang 24 sa mga nagnanais pong sumama. Kayo ay makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan hanggang ngayong araw lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahing, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong turarin lang ang kabanalan at aaral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo at ipayo, kanyang pagkalingat haba, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.